Isang ligtas at mapayapang araw sa ating lahat. Humaharap muli ako sa inyo upang mag-ulat ukol sa mga hakbang na ginagawa ng ating tanggapan at upang magbigay linaw at magbahagi ng aking pag-unawa sa pambansang sitwasyon dala ng COVID-19. Gaya ng naiulat na natin sa social media, 12 dormitories para sa mga medical frontliners na ang naitaguyod ng ating tanggapan. 11,429 na katao naman ang naserbisyuhan ng ating shuttle service na tumakbo ng kabuuang 8 ruta mula March 18 hanggang April 14. Naglaan din tayo ng pondo mula sa ating tanggapan para sa mga extraction kit, sapat para sa 12,750 na samples. Noong March 19, na-turn over na natin ito sa RITM. Sinundan nito nitong Biyernes lang ng 10,000 testing at extraction kit na dinevelop ng UP at magagamit sa mga accredited testing centers. Noong March 13, sinimula natin ang paggalap ng donasyon para punan ang mga pangangailangan ng ating mga frontliner. Binalak natin itong ituloy hanggang noong April 14, kasabay ng unang idineklarang pagtatapos ng enhanced community quarantine. Nagpa siya tayong papanatilihin itong bukas, gawa ng patuloy na pagdaloy ng mga request mula sa mga ospital. Sa puntong ito, nakakalap na tayo ng mahigit 57.23 million pesos mula sa pinagsamang pondo ng OVP at donation drive ng ating partner na kaya natin. Makakabili ito ng 129,897 na PPE sets at 15,534 na food and care packages. 7,764 food and care packages na ang napamigay at halos 100,000 ng PPE sets ang naihatid sa 552 na mga pasilidad. Dahil sa kakulangan ng supply, nagpagawa din tayo ng mga locally designed PPE. Nakapagbahagi na tayo ng 1,245 nito bilang tulong sa mga frontliner, pati na sa mga mananahing Pilipino. Mas mainam din ang mga reusable PPE na ito dahil hindi sila kailangang itapon agad matapos ang isang gamitan. Sinimula natin ang donation drive upang punan ang mga pangangailangang hindi agad kayang tugunan ng gobyerno. Mas malaki kesa inaasahan ang mga pangangailangang ito, kaya't nagpa siya tayong i-extend ang unang April 14 deadline para sa mga donasyon. Ngayon, nagsisimula na magkahugis ang proseso ng procurement at pag-distribute ng pamahalaan. Inaasahan na rin ang malaking halagang makukuha ng administrasyon mula sa Bayanihan to Heal as One Act. Dahil dito, nagpa siya tayong taningan ang ating online donation drive for PPEs at food and care packages for frontliners. Si April 30 ang magiging huling araw nito. Regular nating iniulat sa ating Facebook page ang talaan ng mga donasyon. Matapos ang April 30, maglalabas tayo ng isang malinaw, detalyado at kumpletong talaan upang maibahagi sa publiko. Sa mga nagbigay ng donasyon at iba pang tulong, maraming maraming salamat sa inyo. Umabot ang ambag ninyo mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Sa suma total, nakapagpaabot tayo ng PPE, food and care packages at medical supplies sa 594 na ospital, 45 na health facility tulad ng mga dialysis centers, 62 na lokal na pamahalaan, 102 na rural health units, 10 NGO, 17 na government agencies at 6 na funeral parlors. Maliban pa rito, nakapagbigay din tayo ng pagkaing nagkakahalaga ng 6.8 million pesos sa mga ospital, checkpoints at komunidad, pati 3,153 na relief packs sa 12 komunidad, kabilang ang mga nasunugang kamakailan. Tuwing may nagpapasalamat sa atin, ang lagi kong tugon, bunga ito ng pagbabayanihan ng buong Pilipinas. Sa panahong ganito, mapapatunayan natin, bit-bit ng Pilipino ang kapwa Pilipino. Wala sa ating nag-iisa. Alam nating hanggang walang bakuna o lunas para sa COVID-19 ay makararanas tayo ng mga bugso ng pagkalat ng sakit na ito. Patuloy ang ating paghahangad para sa isang malinaw at mas long-term na pambansang plano. Hindi dapat nagtatapos sa paglalaan ng budget ang pagre-responde sa ganitong kalaking krisis. Mas malawak ang hinihinging perspektibo para sa isang bansang nababalot ng alinlangan para sa isang post-COVID-19 na kinabukasan. Sa ngayon,
ididiin kong muli ang aking paninindigan. Panahon nito ng pagtutulungan at hindi ng bangayan. Sa mga kwento ng sakripisyo ng ating mga medical professionals, ng mga volunteers at mga nagbibigay ng donasyon, ng mga batang nagpapadala ng mensahe ng suporta para sa mga frontliners, malinaw na malinaw sa akin, binibigkis tayo ng pag-asa at malasakit, at mas malalim ito sa anumang hidwa ang maaaring humati sa atin. Sa mga kailangang lumabas para mamili ng pangunahing pangangailangan, sumunod sa social distancing, kumilos ng mabilis, at intindihing kabilang ang uniformadong hanay sa mabibilad sa panganib para siguruhing ligtas tayo. Sa uniformadong hanay, maging mahinahon tayo sa pagpapaalala sa mga patakaran ng social distancing. Virus ang kalaban natin at hindi ang ating kapwa Pilipino. Maging makatao sana tayo sa pagpapatupad ng anumang atas o tungkulin. Binibigkis tayo ng iisang layunin. Ayaw nating may magdusa o mamatay nang dahil man sa COVID-19 o nang dahil sa kahirapan. Iisa ang batayang kaisipan ng lahat ng ating pagkilos, ang mabuhay. Tungkulin ng lahat ang manatili sa mga tahanan hanggat maaari para maampat ang pagkalat ng virus. Alam kong malaking sakripisyo ito para sa marami, pero tandaan natin, buhay ang laging nasa timbangan. Mas matimbang ang buhay at mas agaran ang pangangailangan matigil ang pagkalat ng sakit. Patuloy ang panawagan at pagsisikap natin upang maibsan ang bigat ng sakripisyong hiningi sa lahat. Sa individual, sa mga komunidad, sa mga negosyo. Darating ang araw ng ating tagumpay laban sa virus na ito. Maampat ang pagkalat, makakapag-develop ng bakuna at makakatuklas ng lunas laban sa sakit na ito. Haharap tayong muli sa mundo at mayayakap muli ang ating mga mahal sa buhay. Ngunit bago dumating ang araw na iyon, kailangan natin magkaisa, magtulungan at ipamalas ang buong lakas ng sambayanang nagbabayanihan sa ilalim ng iisang layunin. Maaasahan ninyo mula sa aming tanggapan ang buo at walang sawang paninindigan sa kaisipang ito. Patuloy ang dalangin ko para sa kaligtasan at kalusugan ninyong lahat.